Kamusta sa mga patatas? Welcome sa Tito Potato Show. Ayan. Very special ang Tito Potato Show natin ngayon. Kaya nga wala tayo sa studio. Nandito tayo sa isa naming studio. Dahil kasama natin ngayon. Alam nyo, nakakatuwa. Bago ko pakilala sa inyo ang ating guest ngayon. Noong naisip ko, sabi ko, anong tatanungin ko kay Mayor? Ano? Pero apparently, si Mayor, hindi na kailangan tanungin. Kasi he has all the information because this person, aside from being witty, talagang may passion siya sa kung ano ang kanyang kinatatayuan niya. Ladies and gentlemen, ang ama ng Marikina, Mayor Marcy Teodoro! Yes! Yes, Mayor! Hello, mga patatas! Narito tayo ngayon sa special studio. Yun! Dito kaya na gano'n? Dito nag-e-edit sila Steven Seagal. Sikat pala. Oo. Favorite ko yun. Yun, di ako din. Kaya na pagkatabi ko, Mayor, nagmumukha kong paso. Ang laking tao. Kaya nga kita nyo, nakapang Steven Seagal ako. Hindi ko alam kung yung mga millennial napanood yung ano yun. Dati, Kimbo, yung mga, no? Oh, yung mga paborito ko, Mayor, mga, ano, yung mga, Out for Justice, yan. Anyway, Mayor. Paborito ko yung nasa submarine siya, ano, title? Under Siege. Under Siege, yan yung mga paborito ko, Under Siege. Welcome sa Tito Potato Show, Mayor. Maraming salamat, pinaunlakan mo kami. Thank you sa invitation. So, oh, siyempre naman, Mayor. Hindi, Mayor, kaya ka namin inibitan dito is because one of our favorite cities sa Pilipinas is Marikina. You know, and Marikina, you would expect, iniisip natin kasi, kapag sinabi mong Marikina, sapatos lang. Or, pag sinabi mong Marikina, ito yung mga, pupunta ka lang doon para ng gagamitin mo pang negosyo. Pero alam nyo, pag pupunta ako doon, aside from yung sa mga sapatos o yung mga iba pang binibenta sa Marikina, is napakalinis, no? At very organized ang lugar na yon. Para ka napupunta sa ibang lugar. Can you tell me more about your city? Ang Marikina, ano, yung template ng good governance. Mm. Kaya may order at malinis. Yes. Naniniwala kami doon sa broken window pane principle. Yung mga maliliit na bagay, dapat agad na naaayos ng pamahalaan o kung sino man ang namumuno. Para sa ganon, hindi na lumaki pa. Tulad lang ng basura, walang maulad na bansa na marumi. Paano natin malulutas pa yung mas malaking problema? Kung yung problema sa basura ay hindi mo malutas. Yung disiplina sa Marikina ay nagsimula sa bangketa. Yun yung demarcation line namin ng privado mong buhay at sa publiko. Ginagamit namin yung social contract theory. Sinasabi namin, yung karapatan mo sa loob ng iyong tahanan ay supreme o makapangyayari. Pero pag ikaw ay humakbang at nasa bangketa, since it's a public domain, you are now part of a society. Right. May norms, meron kang mga panuntunang dapat sundan. At yung karapatan, ang hangganan ng iyong karapatan ay ang simula ng karapatan ng iba. So you live with others. May isang komunidad na sila sa alang-alang. Ganun yung kaisipan namin . Ano ba yung pagtatapon ng basura? Ang basura ay hindi mo hindi obligasyon ng iba, hindi obligasyon ng pamahalaan, obligasyon mo yan sa sarili mo . Kaya yung pangangalaga dyan ay dapat nasa iyo. Ang physical order ay hindi lang yung kayusan ng paligid . It's a social re-engineering issue. Kung saan, tinuturo mo rin yung tamang kaisipan, yung tamang kalooban. Para sa gano'n, nakikita niya, may pakinabang kung maayos yung paligid. Alam mo, Mayor, ang pinakamagandang eksplanasyon na narinig ko sa inyo, I mean, kasi matagal na rin yung may mga nagtatanong. Kahit naman kasi ako, sometimes I defended the government, no? Kahit sa may lugar lang namin. Sinasabi na lang, ang harap namin, amin dapat yan . Diba? Pinakamaganda sinabi nyo kanina is yung once na nag-step ka dun sa may sidewalk na yun or dun sa part na yon ng lugar mo, meron ka nang susundin na panuntunan. May norms na. Meron na. So,
Otherwise, that's a good explanation to that, yeah. Oo, yung state of nature ng tao kasi sa sarili talaga iisipin niya, yung interest niya. Pero paano mo ito ayusin kung marami ng tao at magkakasama na sa isang lugar? So narin yung batas, narin yung panuntunan natin. Kaya dapat makita natin yung batas as arbiter or conflict resolution mechanism. Tama. Isang halimbawa, may batas halimbawa sa Marikina, bawal magparada sa harap ng garahe ng garahe. Tama. Bakit? Kasi pinagparada ka at lalabas na yung kapitbahay. Paano yun? Away kayo. Kaya may batas tayo tungkol doon. Yung batas halimbawa, mga simple nyo, batas lang. Yung on the whistle, halimbawa, yung sa alas 10 ng gabi sa Marikina, bawal na mga karaoke. Hindi na po pwede yung may birthday kayo, nag-ano kayo, nagkakantahan ng malakas, ano ha? Eh, kung pagkakantahan, hinaan na lang. Binabibili naman ngayon yung mga mikropono na lang, di ba? Naka-earpon na lang. Kasi maaari nagpapahinga na yung kapitbahay mo eh. O so, pakikisama abala, din yun. Pakikisama. So may batas, nandun yung pamahalaan at ganyan yung ginawa natin sa Marikina. Ang tinuro lang naman natin ay hindi yung bawal eh. Sinabi lang natin sa kanila, paano gamitin ang tama? Yes. Halimbawa, ang bangketa. Ang bangketa, hindi ginagamit na extension ng sala mo. Yan, tama. Ang bangketa, hindi ginagamit na pag may birthday ka, doon ka maghahanda sa bangketa. And more importantly, we provided the necessary facilities for the purpose. Nagkayo kami ng mga multi-purpose halls sa mga communities, sa mga subdivisions. May mga communal areas kami. Yung parking kaya na ipapatupad na yung illegal parking ordinance natin sa Marikina na papatupad dahil may mga communal parking tayo. Uy, mga public parking tayo. Walang sidewalk vendor sa Marikina kasi may displacement strategy tayo ginawa. May alternative area sila na kung saan doon sila. Pwede sila magbenta. Hindi mo pwedeng tanggalin yung sidewalk vendor sa bangketa nang wala silang lilipatan dahil kabuhayan nila. Kabuhayan naman, yun. Babalik at babalik sila rin dahil ang pinaglalaban nila yung kabuhayan. Kabuhayan nila, kaysa na maging walang hiya sila sa kanyang mga anak. O, kanyang mga anak. Yung pagtitinda is marangal na trabaho. Oo, maayos naman yan. Pero huwag gawin sa bangketa sapagkat hindi tayo uundad kung mananatili tayo sa bangketa. Ito yung meron sa Marikina, pero ang pinakamalagang gusto kong paliwanag, ito nangyari na matagal sa Marikina. At ito'y sinimulan pa ng mga nakaraang mayor sa Marikina. Pinagpatuloy ko lamang. Kasi yun ang tunay na challenge eh. Paano may susustain? Sustain, yes. Paano may maintain, ano ha? Ang ugaling-ugali ng marami sa atin. Kaya ang pag-unlad hindi nangyayari. Lalo na dito sa Pilipinas. Pag may bagong leadership o administration, babaguhin lahat. At magsisimula ulit sa zero. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan ipagpatuloy natin. Ang tawag kailangan doon, Mayor, bidalita. Sa akin, hindi ako kaya ito. Mga patatas. Exacto. Totoo yan. Pag pumunta ako sa Marikina, wala kang makikita ang litrato ko, o larawan ko, o kaya ipangalan ko. Yes. Wala kang makikita ang project of Mayor Marcy. Wala, wala. Pero hindi ba? Noong congressman ako, naglalagay ako. Pero natuto ko na hindi pala pero tama. Mayor, mali ba, pala yun. Minsan, mali. Para sa akin lang, no? Okay lang din naman minsan yun. Kasi para alam ng tao kung sino yung ano itsura mo, anong ano. So, of course, you should know. May period of campaigning naman. Bagay. Oh, naman yan. Oh, saka ako naman, nakikita naman nila ako kasi maliit naman ako bumili ng Marikina. Okay. I spend most of my time outside of the office. Eh. Hindi mo pwedeng pamahalaan ang iyong lunsod sa loob lamang ng iyong opisina. Tama. Dapat tama. Kasama ka ng tao, nakakausap mo sila. Pati yung pangangampanya, ako, house to house ang ginagawa ko, bahay-bahay. Yes. Hindi para ipakilala sarili ko, una. Bakit ka nagbabahay-bahay? Para makilala mo kung sino yung pagsisilbihan mo. No. Mahirap pagsilbihan ang hindi mo kilala. Totoo. At para alam mo kung ano kailangan nila. Yes. Eh, paano mo sasabihin kung ano gagawin mo kung hindi mo kilala, hindi mo alam kung ano kailangan ng mga taong pagsisilbihan mo. Kaya tayo nangangampanya. Yun ang sinasabi ko nga sa mga kandidato. Eh. Kaya tayo nangangampanya para maunawaan natin talaga kung sino yung, at ano ang kailangan. Sino yung pagsisilbihan at ano yung kailangan ng pagsisilbihan. Bakit hindi tayo naglalagay ng pangalan o kaya ng litrato natin sa mga proyekto? Para ang lahat maintindihan, yung proyekto ay bawat isa may bahagi at kailangan makibahagi. At proyekto ito, hindi ko nilagay na project of Marikina City Government. Dahil hindi rin naman sa gobyerno ito eh. Ang nilagay ko, Project of Marikina City. Bakit? Para sa ganun, lahat
kasama. Okay. Kasama tayo doon, kasama. Kaya yun, naging matagumpay naman tayo. Kaya, mga patatas, itong huling election, wala akong kalaban. Ano po sa ko? Ano po sa ko? Siguro dahil naunawaan ng lahat. Yeah. Kung ano yung gusto natin makita sa lungsod. Naisa lang ang lungsod natin. Wala naman ibang magmamalasakit at magmamahal dito. Kundi tayo rin lang. Tayo mga naninirahan dito. Galing. Kaya mahalin natin mga patatas ang ating komunidad. Tama. Walang ibang magmamalasakit at walang gagawa para pikilos para sa ating komunidad kundi tayo. Doon ko namin nakatira eh, siyempre. Okay, diba? Siyempre. Alam nga naman, mangarap ka pa kung saan. Tama. O nang mas maganda. Pero hindi gaganda ang komunidad kung hindi kayo gagawa pare. Tsaka hindi isa yung goals ninyo. Yes, correct. Yes. Okay. Next question. Ngayon, Mayor, meron ako narinig na galing sa inyong lungsod. Strike a balance. Can you tell me more about this? Strike a balance. Nasabi ko yata yan nung sinabi ko na ang mga subdivision gates bubuksan na para sa trapiko. Saka yung mga barriers ng mga subdivision. Tulad na sinasabi ko, may batas na nagsasabi na ang mga kalsada natin ay imbued with public interest. Yes. Gamit ito ay communal. Tama. Para sa lahat. Sa Marikina, dahil nga gusto natin makatulong doon sa programa ng traffic efficient traffic management. Ano? Hindi lang sa Unsod, kundi sa kabuuan ng Metropolitan Manila area. Kinausap natin yung mga ibang subdivision homeowners association para buksan yung kanilang mga subdivision gates. Nung kausap ko sila, mahalaga yung nakikinig kay. Hindi po pwedeng batas lang ang hawak mo. Pinatutupad ito ng walang pakikinig. Yes. Nung pinakinggan ko yung ating mga kababayan, sinasabi nila, Mayor, kaya namin sinira dahil natatakot kami dahil maraming magnanakaw, security. Maraming magnanakaw, maraming mga kabataan minsan nag-aaway-aaway, nagra-riot dito sa harapan ng aming bahay, nag-aabot, yung mga ganyan. Kaya sabi ko nga, dapat may balance. Okay. We need to strike a balance between security and efficient traffic management. Okay. Kaya sabi ko nga, sa mga binuksan namin mga subdivision gates, naglagay kami ng mga police outposts para may hindi lang police visibility, kundi naroon yung police para pangalagaan yung komunidad. At paturuan din yung ating mga kababayan about home security. Mm-hmm. Tulad ng ginagawa sa Japan. Ano mo, sa Japan, ang mga bahay na naiiwan na lang hindi nakakandado. Walang mga bakod ng mga bahay doon eh. Talaga? Parang dahil ano? Dahil may komunidad sila eh. Kilala nila kung sino ang mga nakatira doon sa kanilang komunidad at nakakaroon sila ng sama-samang pagkilos. May mga volunteer group sila. May mga night watch. Night watch sila rin eh. Kaya sa Marikina, yun yung iniisip nga natin. Palakasin natin ito, pasiglahin natin. Tawag namin Bantay Bayan. May mga volunteer group tayo on a per community basis, hindi sa barangay lang. Hindi po pwedeng iasa lang sa pamahalaan o kaya sa barangay eh. Tulad sa Marikina, palagi ko sinasabi, kaya tagumpay tayo, ano mang proyekto na ginagawa sa Marikina, sapagkat hindi pamahalaan lamang ang gumagawa o kumikilos, kasama yung buong pamayanan. May involvement. Kaya yung communication mahalaga eh. Tulad ito, ginagawa natin yun, information, dissemination. Yes. And in a sense, communication din dahil nakakakuha tayo ng feedback. Isang ginagawa rin namin sa Marikina, meron kami na platform na ginagamit on Marikina News. Unfiltered to. Pwede kang makipag-usap sa pamahalan mo, mag-suggest ka, o kaya kung meron kang gustong may observation ka sa iyong lugar, kung paano ito mas maayos pa. Yung ganun, unfiltered to. Doon namin kinukuha madalas yung aming yung kung paano namin ipo-function yung aming programa. Yung kaayusan sa Marikina, yung security, yung order, yung bangketang maayos, kalsadang walang illegally parked, should translate to economic development, more importantly. And secondly, yung comfort and convenience of our residents. Ang Marikina kasi, basically, is a residential community. Yes, yes. So, inaasahan namin ang mga kababayan natin,
pagkagaling sa trabaho, kung walang traffic, pakauwi na mas maaga, makasama yung pamilya niya, makapahinga ng maayos. Sa gabi, tahimik, dahil, o kaya panatag ka dahil wala kang inaalala ang iba. Kaya yung mga pag-iingay, bawal sa Marikina nga eh. Pangalawa, yun nga, sinasabihan ko yung ating kapulisan eh. We need to improve more on our peace and order. Mm-hmm. Dapat panatag. Niligay ko yung mga pulis sa mga barangay eh. Tapos nagtatayo tayo ng mga outposts sa mga komunidad na nakikita natin na rampant yung mga nakawan o kaya maraming mga gulong nangyayari. Pero sabi ko, nakikita ko parang hindi pa rin effective eh. Tingin ko ang kulang yung community relations yes. ng ating kapulisan. Kaya binigyan ko nga ng instruction yung aking chief of police na they should do community relations yeah. work or activities. Para kahit paano madaling lapitan ng tao sila. Yes, at the correct. Same time sila naman kilala nila correct. Yung mga tao. Ano yun eh, ang mga tao naman. Ang nakakahuli naman na magnanakaw at alasan. Sorry ah, pero ito yung nangyayari. Hindi naman yung polis eh. Yung kapit-bahay. Taong bayan. Kaya nabubugbog eh. Tapos yun si Red Dog din sa polis. Tama. At polis gagawa na ng report. Yun. Totoo yun. Pero that's community rate. Sabi ko nga sa mga polis, pag tinanong, pag may nakawan, punta ka lang doon sa kapit-bahay o kaya doon sa taga-barangay. Yes. Mo, sino ko ba magdarako dito? Kilala nila eh. Oo, alam nila. Taga doon yun, no? Tuturo nila. Kaya, lang, konting abilidad lang. Diskarte lang ang kailangan talaga. Ayun. Okay, galing. So, hindi ko na ko tinanong iba eh. So, sagutan ni Mayor. Okay, next. Tuloy-tuloy na. Yung next question natin, Mayor, sa mga trabaho naman, narinig ko yung trabaho ang ino-offer ang Marikina sa mga taga-Marikina. Pwede niyo kwento ito? Nag-i-invest kami sa human capital. Okay. Ang mga patatas, ang priority talaga namin sa Marikina ay education, yes. access to quality education. Mm-hmm. Kaya inayos namin yung mga public school natin, elementary and secondary. Ang garantiya ng Constitution is access for all to quality education. Pero ang unang issue ng access ay yung physical eh. Ayan. Kung walang paaralan doon sa barangay, walang paaralan doon sa komunidad, eh saan ka mag-aaral? Ginarantiyan ng saligang batas yung access to education. Tama. Kaya sa Marikina, we are proud to say may pagmamalaki namin na lahat ng barangay namin may elementary school, public elementary school, at lahat ng barangay namin may public secondary school. Grabe. Tapos meron kaming mga general high school, meron kaming mga special high school, yung mga science high school, yeah. may technical vocational high school kami. So kung ano man yung piliin mo, kung gusto mong tahakin sa pag-aaral, ay mapupuntahan mo. Paliban doon, sa national, sinabi na nila ito eh, na libreng edukasyon sa kolehiyo. Oo. Eh hanggang ngayon, may batas na. Yung budget naman ng kulang, ang problema, yeah, di ba? Kaya hindi maipatupad pa ng malawakan o sa bubansa. Pero sa Marikina, nawalan na kami. College? Four years ago. Wow, ago, okay. My first year in office. Mm-hmm. Libre ang college sa Marikina. Uy, para din sa aming community college, yung pamantasan ng lungsod ng Marikina. May BS nursing na kurso makukuha, BS education, criminology, wow, okay. Hotel or restaurant, maliban pa yung mga masteran. Mga mahal pa, ha? Mahal, syempre. Mga mahal na courses. Nag-i-invest tayo eh. Para tayo ama ng pamilya, ama ng lungsod. Tama, eh. Nag-i-invest tayo, nag-i-invest. Galing yun. Yun ang kailangan mo para sa trabaho. Tama. Hindi kaya ng pamahala magbigay ng trabaho sa lahat. Oo naman. Kaya ibigay pagkakataon. Lalo na kung hindi sila fit nun sa job, kung right? Ngayon, mas madali na because yung skill na sila. Set, yung qualification, yung skill set. Kaya, and these are expensive courses, ha? Yes, hindi correct. Sila yung simple hindi lang. Hindi murang mag-aral. Oo, nanggan. Grabe yun, nagulat ako. Tapos, ang ginawa natin, para masigurada natin yung quality, this is in partnership with Ateneo de Manila University. Uy, galing! Okay. Kaya ang members ng board ng pamantasan ng Marikina ay dating presidente ng Ateneo. Si Father Penetres. O yan, sa anak ko, ha? Yan. Alam mo na. Hindi, sabihin mo sa tatay mo, magpag-aralan ka sa Ateneo. Sa Ateneo na sila. Ateneo na sila. Mga Atenista mga yan, eh. Oo, kaya
Alam mo na para atin na yun, man for others eh. Yes, yes. Oh, yes. Magkalaban kami nung ano eh, nung UAAP kasi UP ako, atin na yun sila. Ako rin, UP ko eh. Ay, UP pa na tayo! Oh, tama. Pareha. Schoolmates. Hindi na kami magtatanungan ng ano ha? Lang na student ID. Number. Student number. Di na, wala na ganun. Pero, hindi ko na sasabihin, O1 ako, O1. 2001. Okay. Pero, ayan ang ano, investment namin para sa trabaho. Yung edukasyon. Dahil tulad niya sinasabi ko, the local government is in no position really to create jobs. Eh. Yes, yes. But we could provide the opportunity. Tapos, ang isa pa namin ginagawa, ease of doing business for job generation. Madali ang mag-apply na yung negosyo, magtayo na negosyo sa Marikina ngayon, may kaayusan kasi din, ngayon, kung may negosyo kami nasa loob ng Marikina, may trabaho. Pwede mag-apply. If you have a qualified applicant. Applicants, yes. So, ganun yung ginagawa natin sa para sa trabaho. Nag-i-invest tayo doon sa human capital. No? Kaya mga taga Marikina, yun yan, mapapansin mo, pag umaga, lahat sila palabas ng Marikina. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho sila. Nagtatrabaho sila. Pero what we really aspire for the city is to have a livable city. Right. A place where you could play, live comfortably, and work if necessary. Yes. If necessary. Kaya may mga parks kami, meron kami mga, ang development namin doon. Halimbawa, mayroong isang mall doon sa Barangay Marikina Heights developed by Ayala. Ayala Malls. Yes. Pero when I talk or to the Ayala people, sabi ko, baka pwede, wag naman yung highly commercialized mall. Oh. Magtayo lang ng community mall lang. Okay. Yung ano lang yung kailangan ng mga community. Yung mga tao, yes. Hardwares, mga bookstore. Supermarket. Supermarket. Kainan. Tapos, i-maintain lang yung natural environment. Kala nung marami magta-traffic doon sa area pag binuksan. Surprisingly, pero inaasahan naman natin dahil since sa community mo, hindi naman nag-traffic doon sa area. Nabigay lang kung ano yung kailangan. Kailangan. No? Pwede na sila pumunta doon, hindi nalalayo. Hindi nalalayo. Hindi na kailangan. Walang sinihan doon sa area. Wala. Dahil community mo lang naman siya. So, mga ganun lang. We regulate development in a manner na we are protecting the yung convenience and comfort of the residents. Tayo na, doon tayo sa mera, pero... Galing mga projects. Naano ko? Okay, eto, meron pa tayong isang... Eto kayong questions na tayo. Okay, Mayor, eto. Bilang ama ng the shoe capital of the Philippines, kilala ang Marikina sa sapatos, di ba? Ano naman ang size ng sapatos? Size 10. Ang bilis ah! Size 10! Size 10. Okay, dahil dun, kailangan i-customize ako kasi malapad yung aking ano eh. Oh, pareho tayo dyan. 0.5 yan, 0.5. Pero tanong mo, Mayor, ano, naniniwala ka ba sa shoe size divided by 2 plus 2 inches? Susukating ko ba? 7! 7! 7! Ko-confirm ko mga patatas. Ito, okay ngayon, Mayor. Ang naisip ko lang is, dahil nga sa cleanliness ng City of Marikina, ano ang favorite dishwashing soap mo? Joy. Joy? Kompleto! Kompleto, kompleto si Mayor! Alam niyo, never ko na nahuli ng gulat si Mayor. Promise. Okay, ngayon. Last question natin, Mayor. 10 years from now, nasa na si Mayor Marcy Teodoro? Gusto ko, matapos ko lahat yung ginagawa ko para sa Marikina, kasama yung mga tao. I want to spend my time with my family. Yun. At yung pamilya ko. Naroon pa rin kami sa Marikina, kasama yung komunidad na nag-alaga rin sa amin. Ayon, makita yung aking mga anak na
Okay na. Okay na. Nag-aaral na marahil sa kule. 10 years pa wala. Bata pa yun. Bata pa sila? Hindi, college days ah. Dahil yun naman, kaya naman natin na minamahal yung lugar natin. Tama. Para sa pamilya natin. Totoo yun. Okay, Mayor. Pero ako, meron ako dito sa'yo. Surprise na galing sa isang app. 30 years from now. 30 years from 30 now? Makikita. Makikita. Ano, papakita ko sa inyo, ha? Ito si Mayor Maxi. 30 years from now. Maraming salamat sa face app. Ito ngayon naman. Gawin naman natin na, ano 5 years before? 5 years before? 5 years before? Oo, oh, eto naman! Okay ba yan? Pwede! Okay. 5 years before! Anyway, maraming salamat, Mayor Marcy, sa Lord ng Marikina City, ang ama ng Marikina City. And Mayor, pwede ka nang mag, kung anong mensahe pwede yung sabihin sa mga nanonood sa atin. Wala na akong masabi pa, kundi salamat sa lahat. Yes. Pahalin natin ang ating komunidad at sa pagmamahal na yan, maraming magagawa tayo. Isa lang ang ating lugar at ito yung ating tahanan. Sa ating lahat, mga patatas, yes. Maraming salamat. Maraming salamat, mga patatas, and thank you so much, Mayor Marcy. Sana makabalik ka, and this time naman siguro yung next na balik ni Mayor Marcy, party naman. Yes. Okay, thank you so much, Mayor. Thank you. Thank you, mga patatas. Tito Potato Show, Me TV Pilipinas. Don't forget.